Magandang araw mga kapamilya. Magkapit pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, kung kayo po ay titingin-tingin sa inyong paligid, talagang Paskong Pasko na. Marami ng mga dekorasyon sa ating mga opisina, paaralan, simbahan, at siyempre sa ating mga tahanan. Malaking bahagi ng mga yan ay yung tinatawag nating Christmas symbols, mga dekorasyon na may malalim na kahulugan. Halimbawa, yung Christmas bilen, Christmas tree, o Christmas lights. Nariyan din ang parol at sa simbahan natin yung Advent wreath. Karamihan po sa mga yan ay simbolismo. Ang parol at mga Christmas lights halimbawa ay sagisag ni Jesus na siyang ilaw ng mundo, light of all nations. Noong bata po ako, isang malaking palaisipan sa akin ay yung Christmas candy. Yung candy na hugis tungkod at may red and white stripes at minsan eh makunat pa. Ano yun, sabi ko? Anong sagisag nun? Nagmula raw po yan sa isang cathedral sa Cologne, Germany noong mga 16th century pa. May choir sila na binubuo ng mga bata. Pero ang problema ng choir master, lagi raw itong maiingay na sa misa pag hindi na kumakanta. Kaya't yun ang binigay niya sa mga bata. Isang mahabang candy na sisip-sipin nila imbes na sila ay mag-ingay. Pero bakit daw hugis tungkod? Dahil gaya nga ng sabi natin, ang sinasagisag nito ay si Jesus, walang iba. Si Jesus na mabuti nating pastol, good shepherd. Diba't ang pastol ay may tungkod? Sabi nga sa Salmo 23, ikaw poon ang mabuting pastol at ako'y hindi matatakot dahil kasama kita at ang iyong tungkod at pamalo ay siyang gabay ko. O ayan, kain na po tayo ng candy. Amen.